Hindi naman po, kagigising ko lang kasi nga may tumatawag doon sa phone ko. Ah, kagigising ko lang kasi may tumatawag sa phone mo. Ay, sorry si Sorbo, ha? Ano po ma'am, nagsusorbi po kami kung naka... Nagsusorbi lang po ako kung nakatanggap ka na ng goods galing sa kapitan ninyo? Oo naman, eh. Wala? Marami. Ah, marami. Eh, pwede makihiram kang bigas dyan. Wala naman, ubusan naman yung bigas. Oo naman. Duwa ka lang ka, Raina. Huh? Ano pangalan, ma'am? Sa ulitin? Maribik po. Maribik? Sabay Cavite ka, no? Yeah. Mm-hmm. So, ano ba paglingkod ko sa iyo ngayong gabi? Kasi, nakatulog ka na pala. Ano sabi mo, DJ? Ang sabi ko, turn your shield, sorry, ako si Shire. Ano ba paglingkod ko? Kasi, nagpa-line up ka dito na gusto mo tawagan kita. Wala, DJ, share lang si Basti. Magsishare ng? Ng love life. Ng love life, okay. Na? Kasi, alone ka ba? O may pamilyado ka ba? Kasi kasama mo si Mister sa ngayon? Ay, naka-quarantine, DJ. Naka-quarantine si Mister? Ahoy. Saan po si Mister sa ngayon, ma'am? Andito rin siya, DJ, kaso lang naka-quarantine siya sa munisipyo. Ah, sa munisipyo. O sige, umpisahan muna natin, ha? Yung kwento. Sige, saan natin umpisahan? Paano ba umpisahan? Ay, ito kwento ko pala nung nagkakilala kami ng ano ko, Mister ko. Narinig mo ba ako, DJ? Parang natatay ka eh. Yes, ma'am. Go ahead. Kwento ko nung nagkakilala kami. Kasi dati DJ, ang friend ko, yung nanay niya. Pero nagkatrabaho na ako dati sa Manila. Tapos friend ko yung nanay niya. Ngayon, naka-textmate ko. Akala ko yung nanay niya, yun pala siya yun. Eh, yung nanay niya nag-iinom. Tapos nalap na niya na umiinom yung nanay niya. Eh, nandun ako. Pero kararating ko lang din galing trabaho. Kumuha siya na yung malaking pamalo. Tapos sinabol niya ako. Sabi ko, hindi ko tinuturoan yung nanay mo mag-inom. Sabi ko, binabantayan ko lang kasi matanda na. Ika lang. Ilang taon ka na ba noong time na yun? Yung kinikwento mo sa ngayon? Nasa 22 na ako, BJ noon. Kasi kagraduate ko yun. Kalis yung katrabaho na ako noon. Mm-hmm. Dito sa Maynila? Oo, DJ. Tapos nung mga 2 weeks ganyan, may bingguhan sila. Eh, karga-karga ako yung anak ng ate ko. Naapakan yung ano yung bingguhan nila na basag. Tapos nang ginawa niya sa akin, inaway niya, kontindi ng away namin. Sabi ko sa kanya, pag mag-aasawa ka at mag-aanak ka, sabi ko, napakamalas. sabi ng kapitbahay namin, pag nag-asawa yan, ikaw makakatuluyan niya kasi lagi kayo nag-aaway. Sabi ko, kahit siya lang nag-iisa sa mundo, di ko yan mapapangasawa at di ko yan magugustuhan. Tapos wala pang 3 months naging asawa ko siya. Sabi ko, kapag yung tadhana palang binigay sa'yo, kahit anong gawin mo, kapag talagang yun ang binigay sa'yo, wala kang magagawa. Diba, DJ? Aywan ko, umbot sa langaw. Ay? So, ito na. Magkapit bahay lang po ba kayo dito sa Metro Manila? At bakit nagkikita kayo? Opo, dati. Oo. Dito sa may Malate? Hindi, sa Bikutan. Sa Bikutan, okay. So, magkapit bahay kayo ng nanay niya? Paano naging kayong dalawa? Lagi naman kayo nag-away? Ewan ko, DJ. Naging kaming dalawa yun. Hmm. Ano yun? Namasyal sa bahay? Ikwento mo sa amin. Oo, nung ano na, namasyal na. Sabi niya mag-hamburger daw kami. Sabi ko, ayaw ko kasi nga parang ano ang lupo sa kanya.
Tapos nagsusundo sa trabaho kahit ano. Ayun. Ah, ano ba ang trabaho ni Miss ni Boy? Sa ano po, DPWH. DPWH. So tapos ikaw, nagtatrabaho ka din. Oo, sa Robinson dati. Ah, so inatid yung do kanya. Oo. Tapos, hindi nahulog na yung loob mo. Naging kayo ng dalawa. Ganon. Dahil sa burger. Inaya kanya mag-burger machine kayo doon. Ganon. Ganon po ba? Oo. Bumili kayo ng buy one take one. Tapos may gulama na juice. Ganyan. Ay, hindi. Nagaya siyang bumili. Tapos hindi ako sumama. Ah. Nung sumama na ako, parating na siya kasi ang tagal ko nga maglakad. Masyadong madilim dyan sa'yo? Madilim dito sa amin, dito. Aha, wala kami nakita? Doon ka lalukan, sura mo? Wala, may... Ayun na! So ang gusto niya mangyari, isama ka niya, mag-burger kayo doon sa burger, sa machine, ganyan. Kasi may mga promo doon. Wow! Grabe! May buy one, take one, double cheese pa. Pagkatapos, maraming sauce. Yeah, yeah. Tapos, 30 pesos lang. Tapos may pantulak pa na gulaman. Ganyan. So, doon dahil doon sa binilhan ka niya, nahulog yung loob mo. Gumaan. Naging kayong dalawa. Hindi naman yung DJ. Marami pang mabait naman kasi siya, kaso lang sa plado. Ay, ganun. O, kwento mo sa amin. Kasi DJ, kasi siyempre kapitbahay namin, kapitbahay ng ate ko. Nakikita ko yung ano niya, bahay, trabaho lang. Ilang, kaso lang, matuwid niya. Ilang taon nga si Boy? Dati DJ? Yes. Nasa 20s, siguro siya noon. Kaidaran mo lang din halos. Hindi naman mas ahead siya sa akin ng mga 5 ganyan. Ay, ganun. Ah, sige. Tapos? Naging kayo ng dalawa, nagpakasal kayo, tapos? Nagbago na siya. Hindi naman. Oo, naman DJ. Ay, yung una, hindi pa DJ. Kasi ano pa, mayroon kasing babaeng patay na patay sa kanya. Oh. Pero buntis na ako noon. Alam mong ginawa ng babae, dun sa bahay umuwi. Lagi niyang binabantay, nireregalohan niya. Akala ko patay na patay, double dead na yun. Patay na nga, paano nakapunta ba sa bahay niya? Hindi kasi ano, DJ. Gustong gusto niya, mag-aasawa din siya pag yung asawa ko mapapangasawa niya. Ay. Sabi ko naman, babae ako, alam ko yung feeling niya kasi first love daw niya yung asawa ko. Uh-huh. So, sabi ko sa kanya, boyfriend niya talaga itong asawa mo that time? Hindi naman DJ kasi bata pa siya, high school siya, tapos yung asawa ko sa trabaho na. Mm-hmm. Sabi ko naman sa kanya, maghanap ka na lang ng ano, sabi ko yung para sa'yo. Sabi niya hindi daw. Mm-hmm. Yun daw talaga ang gusto niya. Mm-hmm. Hanggang nag-inuman sila, nag-inom yung ano, di hinalikan niya, ibuntis na ako ng malaki na yung tiyan ko. Inatid niya yung katrabaho niya. Tapos si ano, yung babae, hinalikan niya dun sa harapan ko. Dahil ginawa ng nanay niya, pinalo-palo siya sa puwet. Sabi niya yung asawa mo na sa likod mo, bakit mo inano yan, sabi niya. Sabi niya, parang lumayo na siya kasi sunod na sunod sa akin. Kasal po ba kayo ni Mr. Mo? Oo, DJ. Tapos? Tapos nga yung babae, DJ, nung nanganak na ako, nalaman niya na. Ayun, nagwala siya. Pero high school pa yung DJ, bata pa noong mga 3rd year siguro yan. Hindi naman sila mag-shota eh. Kumbaga, inano lang naman. May gusto lang talaga kay Mr. naman. Oo. Sinong una, siyempre, pag ano, hindi mo pa, hindi ka pa nasulol sa asawa mo. Parang, half pa lang. Kaya baliwala lang dati, DJ. Pag may mga babaeng umaligid sa kanya, wala lang. Masa kayo na, to cut the story. Ay, ilan na yung anak ninyo, mister? Tatlo na, DJ. Tatlo. Ilang taon na yung panganay mo?
May 18 na din siya. Ang laki na. Bunso mo ilang taon? 12 na. 12? Hmm. Oh, so, mister mo, bakit na-quarantine? Ano na na-expose sa maraming mga tao? O frontliners din siya? Tapos, nag-test, naging positive? O ano yung... Ay, hindi naman DJ. Kasi nga, naiwan siya sa bahay sa Cavite. Kaya siyempre, umuwi siya rito. Kaya na-quarantine siya. Ah, saan ka po ba ngayon? Sa Isabela, DJ. Ah, sa Isabela ka po ngayon. So, bali, galing siya sa may Cavite. Oo. So, bali, Cavite, doon talaga yung bahay ninyo? Oo, DJ, doon bahay. Mm-hmm. Diyan sa iba sa Isabela, bahay ng nanay ko. Ah, so, umuwi kayo diyan bago lockdown o diyan talaga kayo nakatira? Bali, DJ, galing ako sa Qatar. OFW ako. So, dumating mo ako dito December, tamang-tama naman yung nag-ano na yung virus sa atin. Tapos nag-ano na rin ang Maynila ng mga March yata. Yan din ako naka-uwi. Yung anak din yung tatlo, nasaan? Dito ko sila nag-aaral. Ah, dyan. May transfer. Kasi umuwi po ako ng July, tapos nag-uwi ako ulit ng December. Kasi sinasper ko nga sila dito kasi wala na silang bantay. Yes. Ay, so ngayon, si Mr. mo lang naiwan doon sa may Cavite, sa bahay ninyo. Oo, kasi nga tigas ng ulo. Sabi po, huwag ka nang pumasok kasi nga magla-lockdown na. Nung mga March yata yun, nag-lockdown na ng Manila. Sabi niya, hindi daw, wala daw ina-announce. Kita mong tala pagkalinggo, nag-lockdown na, hindi na siya naka-uwi. Ayun lang. E di ngayon, pagdating dyan sa may lugar ninyo, dyan sa Isabela, dyan sa barangay siya, nag-ano? Sa munisipyo, sa ano siya, parang sa bayan ng ano namin. Ay, ilang araw? 14 days siya tayo. 14 days pa rin. Ilalabas na daw siya bukas eh. Prepare mo na sarili mo dyan. Wala na bigay. Alam na. Ganyan ako sa TV. Paano yan? May bahay kayo dyan sa Cavite? Eh, dyan na kayo sa may Ilocos? Asa siya bila uwi? Hindi, DJ. Pag ano na, okay na lahat. Siyempre, uuwi na kami doon. Baba, tatransfer na naman yung mga anak mo dito sa Cavite? Ay, hindi. Gusto ko nga silang iuwi, DJ. Kasi nga, ano. Kaso lang ayaw naman nila. Kaso okay na dyan sa probinsya. Kahit pa paano, may kasakasama sila. Mahirap na rin sa Cavite, no? Eh kung... Kaya nga, DJ, mas malayo sila sa mga ano. Tsaka may... Pasada. Okay dito. Ay, di maganda. Taimik, no? Yung Cavite ngayon, mas marami na tao sa Cavite ngayon, eh. Oh, DJ. Puro na bahay dyan. Mga properties dyan sa mga village. Maraming tao. Abuti na sa bundok, ah. Sige, ayun na lang siguro. Pasensya sa istorbo kasi tulog ka pala, madam. Tulog ka na. Hindi, DJ. Nag-aantay talaga ako sa DJ. Alam mo ba, DJ, nasa ibang bansa pa kami. Lagi kami nakasubaybay sa'yo. Kaya tawa kami ng tawa. So ngayon natawa. Pero yung mga kasama ko nag-aabang din yun. Kaya makapalad ng mga yun ko. Tawa ng tawa mga yun. Sige, bukas ah. Ha? Sige, only one. Ano nga pangalan mo ulit? Real name mo? Only one na lang. DJ kasi yung tawag mo eh. Sige, only one na lang. Only one. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you, DJ. Thank you sa mga believers mo. Abyan mo dyan! Abyan mo dyan! Sa likod ng mga mainit na balita, sa loob at labas ng ating bansa, JSG. Ito ang Good Vibes sa Gabi, JSG. Good Vibes sa Gabi! I love radio, music, and more. Abyan mo dyan! Abyan mo dyan!